Hello everyone, samahan niyo po ako sa aking mga gawain dito sa aming bahay tuwing araw. So ito na naman talaga yung aking mga ginagawa araw-araw dito sa aming bahay. At hiling ko po sa inyo, please like and share naman sa aking video. Actually, tapos na rin kami dyan magkape at ito na nga at nasikaso ko na rin yung pagliligpit ng aming pinaghigaan. Ang una ko nga dyan tinupia yung aming kumot at sinunod ko naman itong aming mga unan. Siyempre, sinunod ko na rin yung aming kulambo kasi siyempre, pag gabi talaga hindi talaga ako nakakatulog pag wala kaming kulambo dahil nga nandito nga kami sa sala at talagang hindi talaga ako nakakatulog pag walang kulambo dahil ayoko yung maingay, lalong-lalo na yung mga lamok kasi ayoko yung habang nakahiga ako or natutulog ako mayroong parang may bumubulong-bulong sa akin, sa tingin ako ng mga lamok. So ayoko na at hindi ako doon nakakatulog mga mari. So ito na nga at tapos na rin ako magligpit ang aming pinaghigaan. So sinunod na naman yung pagwawalis dito sa aming sala dahil dito nga kami natutulog. So inuna ko muna yung pagwalis dito yung aming upuan. Tapos dito naman sa aming sahig. Actually, tinanggal ko na yung aming floor mat yan dahil nga sa pagka yung floor mat kasi namin dahil nga luma na so marami ng punit-punit yung aming floor mat. So tinanggal ko na lang tapos nilalagyan ko na lang siya ng floor wax. Tapos naman nagbubunot na lang ako dito sa aming sahig para medyo naman makintab-kintab. Actually pag talaga naman maulan yung sahig namin, yung siminto namin ay nagmo-moist siya. So nababasa siya talaga dito sa amin kasi hindi ko alam mulat simula pa lang naman talaga yung itong aming sahig na siminto ay talaga namang nagmo-moist siya pag maulan or umaga. So hindi ko alam kung bakit ganoon. Kaya kailangan mo talagang bago ka maglagay ng floor wax or maglampaso or magbunot ng sahig, kailangan talaga tuyong tuyo siya siguro mga hapon na or mga bandang alas 11 ng umaga ay pwede ka nang maglagay ng floor wax or magbunot ng sahig. At pagkatapos ko nga dito sa aming sala, ito na matumunta na rin ako dito sa aming kusina. At ito naman yung aking pangalawang lilinisan. Oh, ito na nga at niligpit ko na rin dyan yung mga, iwan ko ba itong mga batang to kasi yung mga hinuban nilang damit, minsan nilalagay talaga nila dito sa aming mesa. So nililigpit ko na lang. Tapos yung aming mga tasang pinag-ginamit sa aming pagkakape ay tinanggal ko na rin at nilagay ko dito sa aming hugasan. So yung tuwala din, tinanggal ko na rin dyan at pinunasan ko na rin yung aming mesa. Sinabi ko na rin nga dyan ang punasan yung aming lagayan ng aming bigas kasi nga maalikabok na rin. So actually hindi kami talaga dito kumakain, doon kami sa sala kumakain, yung maliit na misa yung aming ginagamit. Pero meron naman kami talagang misa na malaki or mataas, so, pero nasanayan namin doon sa aming sala, doon kami na kumakain. So hindi naman masyadong maluwag yung aming kusina, kaya pagkatapos ko nga ditong maglinis sa aming misa, pagkatapos kong lipitin yung mga kalat na nandito sa aming misa ay kinuha ko na rin yung aking mahiwagang walis at ito yung minawalis-walisan ko na nga dito sa sahig ng aming kusina. At syempre ulitin ko mga mare kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay pa-subscribe naman po ako at pa-support naman sa aking mga video na aking ini-upload dito sa aking channel. So yun lang, tutuloy ko na rin yung aking pagwawalis. Tapos inayos ko na nga rin itong aking nilagay dito na plastic lang naman talaga yan. Kasi gusto ko talagang may nakatakip talaga dito sa ilalim ng aming misa para naman dun sa ilalim kasi may mga nilalagay ako doon ng mga gamit na hindi na namin nagagamit. So ayan, kaya kailangan talaga may takip dito. Ayan, kasi nga nasisira yan dahil minsan yung mga pusa siguro pag tumatalon, ayan.